Handa raw magpabitay ang umaming hitman ng Umanoy Davao Death Squad na si Edgar Matobato. Basta mauna raw ang itinuturo niya nasa likod ng patayan sa Davao ng mayor pa na si Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang aking exclusive report. Matapos isampan ng kanyang abogado ang kasong kriminal at administratibo laban kay Pangulong Rodrigo Duterte para sa mga Umanoy patayan sa Davao, isang palabang Edgardo Matobato ang humarap sa GMA News. Kung tuluyan daw maaprubahan ang parusang kamatayan, may naiisip na siyang pwedeng unang isalang. Sana siya ang mauna kay siya ang founder. Susunod kaming mga tao niya, sir. Willing ako siya magpabitay, sir. Willing ako magpabitay. Basta kasama ko yung mga kasamaan ko, kasama yun si Presidente kay siya ang puno yan ng patayan yan. Gate ni Matobato, walang malaking taong nasa likod ng kanyang pagsasampan ng kaso laban sa Pangulo at halos 30 iba pa, kasama ang anak ng Pangulo na si Paolo Duterte at PNP Chief Bato de la Rosa. Paraan na rin daw niya ito para patunayan ang kanyang mga aligasyon. Gusto ko na, sir, nga masampahan ng kaso para kung sino talaga nagsasabi ng totoo. May hamon din si Matobato sa mga senador na naglabas ng committee report na walang Davao Death Squad at walang nagaganap na extrajudicial killings. Ang gusto ko lang, i-ocular inspection nila para makita lahat kung saan ang mga area na lugar. Ang patayang ginagawa raw nila ng dalawang dekada sa Davao, ginagawa na raw ngayon sa buong bansa. Ang istilong pagpatay, paggamit ng motorsiklo, pagplanta ng baril at droga at paglalagay ng karatula sa mga pinapatay, sila daw ang nagpasimula. Alam ko na nga, ang mga kasamahan ko nandito na sa Maynila, sir, mga polis. So sila na yung mga kumapatay dito? Kasali na yun, sir, kasali na yun sila. Pero ang ikinuwento kamakailan ni Pangulong Duterte na siya mismo ang naghahanap ng away sa kanyang mga pag-iikot paggabi sa Davao, ngayon lang daw narinig ni Matobato. Mag-iikot yan, kasama niya yung mga bodyguard niya, sir. Wala naman, sabi niya nagkukuhan, sir, wala naman. Wala naman ako nakikita. So, wala kayo nakita na nakasama ka tapos maybe na rin siya? Yung wala, sir, yung pag-iikot niya, wala. Ayon kay Matobato, sana raw lumantad ang mga kasamahan niya noon sa Umanoy Davao Death Squad, lalo na raw yung mga nakatrabaho niyang rebel returnees. Magsabi sila ng totoo, lumabas na sila. Kay kung ang nangyari sa akin, mamamatay lang sila na hindi malalaman ng taong bayan. Nakatakdang pagdebatehan sa susunod na taon ang death penalty bill na lumusot na sa committee level ng Kamara. At kaugnay ng planong pag-ubalik sa parusang kamatayan, makakapanayam natin si Father Jerome Ceciliano, ang Executive Secretary for Permanent Committee on Public Affairs ng CBCP. Magandang hali po, Father. Si Rafi Timo po ito at live po kayo sa Balitang Hali. Magandang tanghali sa iyo, Rafi. Magandang tanghali sa lahat ng ating televiewers. Opo. Kabilang po sa mga krimeng mapapatawan daw ng parusang kamatayan ay yung mga kasong may kaugnayan sa droga gaya ng pagbebenta. Ano po yung masasabi niyo rito ngayong puspusan din yung kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte? Napakalinaw nung sinabi ng Presidente ng Catholic Bishops Conference of the Philippines na si Archbishop of Villegas na tinututulan siyempre yung pagpatay, lalong-lalo na yung pagbabalik ng parusang death penalty. Pero hindi naman ito nangangahulugan na pinokondone ng simbahan yung ganitong uri ng mga krimen. Naniniwala kami na mayroong mga pamamaraan para sugpuin ng kriminalidad. Katulad nga ng sinabi ni Archbishop Socrates Villegas, ayusin natin ang criminal justice system. Pag-umpisa pa lang sa pag-aaresto ng mga suspect, pangalawa doon sa pagliliti sa kanila, kung sila ay mapapatawan ng parusa, doon naman sa pagkabilanggo sa kanila, na talagang maramdaman naman nila na nanadamay dapat silang pagdusahan. Pero malinaw din kasi sa amin, Rafi, ano, na yung simbahan hindi naman talaga susuporta yan sa ganitong mga gawain, halimbawa yung pagbabalik ng death penalty, kasi mandato ng simbahan na pangalagaan natin yung buhay. Dahil kami naniniwala sa simbahan na yung pag-asa na ipinapahayag namin, ito ay pwedeng mangyari ano, sa isang individual. So hindi mo pwedeng basa-basa na lang kitilin ng buhay ng tao dahil pinaniniwalaan ng ilan, wala na pag-asa yan, dapat mawala na dito yan. So sabi ni Archbishop Soke, ayusin muna natin yung criminal justice system at makita natin kung talagang ang tao ay makakaramdam at mararanasan niya yung parusa na ipinapakaw ng Estado, eh baka sakali ng mga taong ito ay maging maayos ano, sa kanilang mga paggawa. At isa pang punto dito, Rafi, ano, na yung mga gumagawa ng heinous crime, they are not in complete control of their senses, of their faculties. They are not so rational.
because they are under the influence of maybe drugs, of alcohol, or whatever. So hindi natin masasabi na very much aware sila na sila ay papatayin, na sila ay parurusahan ng lethal injection, pagbitay o kung ano pa man. So kaya hindi nila alintana yun eh. So yung paggawa ng krimen, because they are not in complete control of their faculties, they are not so rational at that particular moment, eh gagawa lang at gagawa yan. So kaya sinasabi niyo po, Father, hindi ito magiging deterrent, taliwas dun sa mga sinasabi ng mga proponent ng death penalty? Very clear yan, Rafi. Ano? Sa mga pag-aaral, lumabas na na hindi talaga deterrent eh. Nakita na yan na talagang kahit may death penalty, ang tao ay gumagawa at gumagawa pa rin ano ng mga krimen. Mm-hmm. Alam nila kasi kahit na meron ng parusang death penalty, lilitisin pa rin naman sila eh. At ando doon pa rin siguro sa kanilang pananaw na litisin man ako dito, maaring malusutan ko pa to. Kasi unang-una, eh, yung justice, criminal justice system nga natin, sabi ni Archbishop Sok, hindi naman din maayos yan. Mm-hmm. Kinakailangan pa natin na talagang tutukan. Sabi ko, magmula pa lang sa pag-aresto ng suspect, pagdating pa doon sa paglilitis sa kanya, eh kung mahatulan mo niyan sa pagbitay, sa pagbibilanggo sa kanya, dapat makita talaga na ang Estado is stricto din ano, sa pagpapataw nitong parusa ng pagkabilanggo. At talagang ginagawa nila ano, yung kanilang papel para unang-una mag-determine kung talagang ito ba ang may gawa ng krimen. Mm-hmm. Ito ba talaga ang kumbaga ay itinuturo na may kagagawa ng lahat ng mga krimen na yan. So we need to do something first. Father, ayon po. Matala kontrobersyal ang naging pahayag ni Pangulong Duterte tungkol sa kanyang kampanya kontra droga noong mayor pa siya ng Davao. Para kay Senador Gordon, ang Pangulo na mismo ang nagbukas ng posibleng investigasyon para sa kanyang sarili. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. It was because I was looking at the political... Sa kanyang speech sa harap ng mga negosyante sa Malacanang noong Lunes, muling binalikan ng Pangulo ang ginawa niyang kampanya kontra kriminalidad noong mayor pa lang siya ng Davao. When you fight crime, there is always that. But you know, if you are asking me now if I killed people on bended knees with their hands tied at their backs, that is not mine. Pero may isa pang sinabi ang Pangulo na kanya raw ginagawa nung alkalde pa siya. I must admit that a third of the killings really happened during police encounters. And I know it because I'm not trying to said pull my own chair. But in Davao, I used to do it personally. Just to show to the guys that if I can do it, why can't you? And I go around Davao with a motorcycle, with a big bike, and I would just patrol the streets and looking for trouble also. Tagla naghanap ako ng inkwento para makapatay. Yung what happened now is not. If I'm afraid to stop because of the human rights and guys from including Obama, sorry, I'm not about to do that. Sa kanyang talumpati sa harap ng Filipino community sa Cambodia, muli itong tinalakay ng Pangulo. Believe me, I've been mayor of Davao City for 23 years. Ako mismo sumasama minsan. Kung sabihin mo may binaril ako, baka po nakapikit ako kasi takot ako magpaputok ganoon lang. Simulat sa poll, nauugnay ang Pangulo sa mga umunoy extrajudicial killing mula pa raw noong mayor siya. Sa inihaing reklamong murder, kidnapping, torture at crimes against humanity laban sa Pangulo ni Edgar Matobato, tinukoy niya ang Pangulo bilang pinakamataas na leader ng umunoy Davao Death Squad. Si Matobato ang aminadong hitman at miyembro ng umunoy DDS. Sa kanya mga testimonya sa Senado, sinabi rin niyang ilan sa mga pagpatay ay utos umano ng noy Mayor Duterte. Si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, walang balak na imbestigahan ang mga sinabing ito ng Pangulo. I am not in a position to investigate. Pero ngayon pa lang, sabi na ng kalihim. Hindi nangangahulugan porque pumatay ka ng suspect, may violation ng laws. It could be done in a justifiable cause or in a justifiable circumstances as a public officer or as in order to arrest, pero lumaban yung
yung suspect. So, he must have been forced to kill. Alam din daw ni Aguirre na estilo rin ng Pangulo ang maging eksahirado. Sinabi naman yung nakaraang kampanya pa eh. Palaging hyperbole si Presidente, palaging exaggerated just to put his message across. Ayon kay Senator Richard Gordon, kung talagang inamin ng Pangulo na talagang siya mismo ang pumapatay ng mga suspect o kriminal, binuksan ni Pangulong Duterte ang sarili niya sa investigasyon. When he says that he's opening himself up, di ba? Siya nagsabi eh. So, ano ang legal way? Di mag-impeach kayo, mag-impeach ko sino man na may gusto, because I'm sure he knows how to defend that. He will not say that kung wala siyang defenses. Samantala, sa oath-taking ng People's National Movement to Federalism Advocacy, sinagot naman ng Pangulo ang mga reklamong kriminal na inihain sa kanya ni Matobato. Kasi ako, na-demanda ako ni Matobato, pati kami lahat ng... Alam mo, Matobato, ang galit talaga sa iyo yung anak kong Vice Mayor. The Ombudsman is ready. Fine, you investigate us. And if you think that something wrong, meet out the proper penalty. Pero ilahat mo, ma'am, kasi we're really in a bind. Nauna nang sinabi ni Ombudsman Conchita Carpio Morales na mag-i-inhibit siya sa investigasyon dahil asawa ng kanyang pamangkin, ang anak ng Pangulo na si Davao City Mayor Sara Duterte. Sandra Aguinaldo, GMA News.